vlog na to ay susubukan nga natin kung gaano nga ba ka-effective itong panting ito. So yan, dami oh. Grabe. Eto pa mga bro. Ayan na! Ako ay nalulula. So yun, magandang gabi sa inyo mga bro. So ngayong gabi ay meron tayong susubukan na isang gamit pangingisda na alam ko na makakatulong sa inyo at pwede nyo rin itong bilhin sa Shopee or sa Lazada. Ano nga ba to mga bro? Simulan muna natin yan pagkatapos ng intro. Let's go! Yun nga, meron nga tayo susubukan na isang gamit pangingisda. So, isa ito na fishing net. So, yan. Kagaya nga na sabi ko eh, pwedeng-pwede nyong i-order sa Lazada. So, yari ka na naman, Shopee at Lazada. Meron naman ma-order ang ating mga subscriber. So, bale, ang fishing net na sinasabi ko mga bro, ay ito. So, diba? Ang liit. So, yung ganitong fishing net, ay na-order nga to mga bro sa Shopee or Lazada. So yan, hanapin nyo na lang. Kung hindi ako nagkakamali, eh ang presyo nito, ang isa ay nasa 59 pesos. Yan. Pero ito kasing dalawang to mga bro ay hindi natin to in-order sa Shopee. So bakit ba tayo nagkaganito? So kung familiar kayo sa mga presyong sako mga bro, yun yung mga mystery sack sa mga Shopee or Lazada, yung mga sako-sako na ano, na hindi nyo alam kung anong laman. At meron mga seller, online seller, na nagbebenta nga ng presyong sako. So, hindi nila alam yung nasa sako, tapos bubuksan nila, ipapakita nila. Meron mga fishing accessories, may mga supply, at kung ano-ano pa, mga panty bra ganyan. So, talagang mystery ano siya, mystery sack. Ayan. At yun, habang nanonood si Tol ng ano, presyong sako, eh alam nyo naman si Tol, eh mahilig yung mag-mine ng mga fishing accessories. Eh, nakita niya tong dalawang to. So, yan. At ang presyo lang ng isa nito ay 20 pesos sa presyong sako. So, yan, diba? Ang laki ng matitipid nyo kaysa o-order kayo sa ano, sa Shopee or Lazada, diba? At sa vlog na to ay susubukan nga natin kung gaano nga ba ka-effective itong panting ito. So, talagang aliit, no? At saka maikli siya. Ang taas niya, mga bro, ay wala pa siyang 1 metro. So, yan. At yung haba naman niya, ay hindi natin sigurado, pero sa tingin ko sa isang ganto, isang banatan, ayan, dalawang banatan yung gamit natin, siguro mga ano, mga 10 meters kung hindi ako nagkakamali. So tingnan natin mamaya kung gaano to kahaba. Ayan. At ang mata naman nitong lambat na to, nitong panting to, ay eto mga bro. So yan. So kung hindi ako nagkakamali ay 12 siya. Ayan, 12. So ibig sabihin pang-ayungin siya mga bro. So yan. At dahil tayo eh araw-araw ay namamantin ng pang-ayungin, susubukan natin itong dalawang to, itong pantinga na produkto ng Shopee. Para malaman nyo rin kung talagang effective din siya, di ba? Para kung bibili man kayo o order man kayo ng ganitong klase na fishing accessories, eh masulit nyo talaga yung paggamit, di ba? So dito sa vlog na to, makikita natin kung gaano siya ka-effective. At isa naman sa hindi ko nagustuhan dito sa lambat na to, ay itong tali niya. So yan, medyo maliit siya. Tapos yung pataw niya mga bro, parang ano lang, parang styrofoam lang. Hindi katulad ng gamit natin na goma. So parang ano talaga, pagkakagawa niya is rush na rush. So parang binilisan lang talaga, no? So hindi siya nakapites, nakabuhol lang siya. So yan. So pagdating naman dito sa may ilalim, so yan, ay meron din siya mga bro na ano, na tali. So pangkaraniwan kasi sa pangayungin, wala na siyang ganito. So ang pangayungin talaga, putol na siya dito. So wala na siyang tali rito. Tapos ang ilalagay mong pampabigat, sa pangkaraniwan natin ginagamit na pangayungin, ang ilalagay natin pampabigat, yung argwilya o yung parang ring na bilog na ipinapasok natin dito sa lambat. So dito mga bro, meron siyang tingga. So yan, eto. Na pampabigat at naibuhol din siya. So yan, pero hindi siya tingga mga bro, parang ano siya, parang alambreng putol. So yan, so sana napapansin nyo. So yan siya, oh kita ba, so ganyan yung klase ng ano, ng ilalim o pampabigat niya. So medyo kakaiba talaga to sa ano, sa panting ginagamit natin. Yun, gaano nga ba ka-epektibo ang panting to na na-order sa Shopee o Lazada? Malalaman nating lahat yan mga bro, walang aalis dahil ilalatag na natin itong lambat na to
So pinapahina lang natin yung hangin kasi medyo malakas yung hangin. So hindi ko lang alam kung naririnig nyo yung ano sa audio natin, malakas yung hangin at medyo may alon. No, problema kasi pag nilatag natin ito ngayon, eh baka malubid lang siya, no? So masayang yung ating vlog at wala siyang mahuli bukas. So aantayin natin siya na ano, na kumalma yung lawa. So yun, huwag kayong aalis, magkita-kita tayo mga bro. A few moments later. So yun, magandang umaga sa inyo mga bro. So inumaga na tayo. So natulog tayo sa kaantay na kumalma yung hangin. At ngayon nga ay medyo ano na, medyo tining na o wala nang hangin at alon. So magandang pagkakataon na to para ikalat. Ito, itong dalawa nating pante na nabili nga natin sa presyong sako. Ayan. So ngayon, susubukan na natin itong ilatag. Siyempre, kakalat na rin tayo ng pang-ayungin. So yan. So ito ay ikakalat natin sa ibabaw ng fish cage. So titingnan natin kung may mahuhuli. So yan, tara, samahan nyo kami. Punta lang tayo. Bago kayo bumili at umorder, ay susubukan muna natin kung effective siya. Yan, ito na. Let's go! So yun, shoutout muna tayo kay Bro Jefferson de la Cruz at sa lahat ng mga subscriber natin dyan sa Barangay Tuna. Shoutout sa inyo mga bro! Aww. Shoutout din kay Bro Arvin Kayangyang, salamat sa panonood, napaka-pogi mo! Aww. May mahuhuli kaya? Aww. So yun, shoutout din pala sa aming pinsan dyan sa Taytay Rizal, sa anak ni Ateles na si Leonares. Shoutout sa'yo at maraming salamat sa panonood. Aww. Alay, tapos na kaagad. Mga bro, tapos na kaagad. Ilan di pa lang yata. Ito na yung pangalawa. Wow! Mga bro, wala ko rin pagkatali. Shoutout din kay JB De Los Santos dyan sa Balangga Bataan. Shoutout sa'yo bro. Shoutout din sa'yo bro Jomark Andres, watching from Cambodia. Shoutout sa'yo bro. Shoutout din sa Mesa Grocery Store dyan sa Santa Ursula, Binangonan. Shoutout bro! Pus na! Dali lang natin dito. Shoutout din Efren Binada. So yan kay Derek dyan sa may barangay kay Pita. Shoutout sa'yo. Aww. Papaabuti natin siya hanggang umaga. Titingnan natin kung meron siyang mahuhuli. At ngayon tapos na tayong umalat nung ang ating maliit na pante na pang-ayungin. Ngayon naman kakalat na tayo ng pang-ayungin. So yan, tara. Aww. A few moments later. Yun mga bro, good morning sa inyo. So, kumusta ang tulog nyo? So, yun, kami dito sa pagtulog. So, yan, ibang-iba talaga yung pakiramdam pag dito sa laot na tulog. Yan, magkakapi lang tayo at maya-maya, eh, sasamsamin na natin. Malalaman na talaga natin kung talagang effective nga ba ang ating nabili na lambat sa Shopee. Kung sulit nga ba ang pinambili natin dito. Siyempre, kasama natin si Tol Tol. Good morning. Morning mga bro. Panangunan sa lahat mga bro. Nais ko kayong batiin ng good morning. At syempre pangalawa, nais ko magpasalamat sa lahat ng new subscriber ko dyan sa channel sa Talim Island PH Fishing Adventure. Ayan, maraming maraming salamat. So bumigla talaga. Dumadami ba? Dumadami. Padami na padami. Ayan. Wow, congrats. So, maraming maraming salamat mga bro. Pagpasensyaan nyo muna ngayon dahil di tayo madalas makapag-upload.
kasi nga ano natin, tinitipid natin, ano yun, 6 gigabyte lang. Kaya ang pati-hati ng video yun. So yun, marami-marami salamat mga bro. Papayin tayo. So yun. So ang aming gasol na hindi nauubos mula nung binili. Mainit lang tayo ng tubig. So yan, kapi lang tayo. Shoutout din sa'yo, Arturo Olidan. Napaka-pogi mo. So yun, nakakasiluwang araw. So pupunta lang tayo dun sa ating kalat. So ngayon, malalaman natin kung talaga may mauhuli. So yun, narito na tayo. Patikim, patikim. Wala yata ang huli ah. Aww. May huli ka agad sa dulo. Si Bilian ang tilapia mga bro. Aww. So yun, eto na mga bro. Simula pa lang. Si Bilian ang tilapia. Yan, papakawalan na natin. The moment of truth. May mahuhuli kaya na ayungin. So, pangalawang huli. Si Milya uli ng tilapia. Pakawalan yan. Yan, medyo nagka water lily. Ang ikli. Ayungin, ayungin. Para hindi mapahiya sa vlog. Walang huli mga bro. Dadalawang gamgam pa ako. Tapos na isang banatan mga bro. So yun, nakakita na tayo ng ayungin. At ang laki pa. So yan, ang laking ayungin mga bro. Grabe naman yun. Oh, yan oh. Grabe, Shopee lang malakas. Aww. Hindi nalugi sa pinambili na 40 pesos. Oh, naka-isang piraso na. So, yun na naman. Eto na naman mga bro, ang laki na naman. Dalawa na. Oh, dalawang malaki. Eto pa. Eto pa mga bro. Ayan na. Ako ay nalulula. Giniagawa mo. Yan ah. So, nakatatlo rin. Ito si Milya. Wala natin. So yun. So yun mga bro, itong konting to. Nakatatlong piraso rin. Na ayungin. So yan, pakita ko sa inyo. So yun, ito yung huli. Ayungin. Tatlo. So yun oh, lalaki rin. So yun, masasabi ko na ano, na effective rin siya. At yun nga lang, sobrang ikli niya. At talagang ano no, parang imposible makahuli ng marami. Kasi nga ano, kasi nga sobrang baba. Tapos maikli pa. So parang tatlong di pa lang. Kaya kung gusto nyo makahuli ng madami talaga, gamit ang ganung klase ng lambat, eh kailangan bumili kayo ng mga ano, mga 30 banatan. Pero okay siya mga bro, pwede kayong bumili nun para ma-experience nyo rin yung ano, yung panghuli ng ayungin. So yan, ngayon sasamsamin na natin yung ano, yung ating pang-ayungin na kinalat naman, yung mahaba. Bali, tatlong banatan itong kinalat natin kagabi. Ah, kaninang umaga pala, so alas ano na kasi tayo, alas 2 na tayo ng alat na. So yan, tara. Tol, ano masasabi mo to sa ano natin? Sa lambat natin na bago. So, hindi nyo man ako nakikita sa inyong camera. Asali naman kayo hindi makita dahil ako yung lagi nagla-live. So, masasabi ko mga bro, no? Pwede lang itapon.
Oh, huwag naman! Gamitin pa natin sa mga susunod araw. Hey, mga bro, ano? Malalaki ang huli niya. Hindi katulad nung ano. Kasi para malambot siya, nakakabalot siya. So, ito na yung tunay na ano, na pante. So, yan oh. So, mga bro, dito talaga sa original, grabe talaga oh. Napakaraming kapit na ayungin. So, yan, kung mapapansin nyo, dikit-dikit. So, yan, dami talaga dito. So, iba pa rin talaga yung ano, yung gawang ano, gawang Pinoy, gawang isla. Mahulog, mahulog yung malaki. Ano may hulog? Mahulog yung malaki. Ayun, mahulog na. Mahulog na? Hindi, yun na. Masan? So, iba pa rin talaga mga bro yung gawang ano. Gawa natin na ano, na lambat. Gawa sa atin. Aww. Talagang grabe. Grabe gumuli ng ayungin. Ano? Tikit-tikit. Ay, nga pala. Magpapagawa na tayo ng bago nito. So hindi na tayo ano, hindi na tayo manghihiram. So kahapon nakabili na kami ng lambat. So yan, abangan nyo. Meron na tayong ilalatag na ano na lambat natin. So, yan. So maraming maraming salamat sa sponsor ng aming lambat. Ayan. Naway pagpalain ka pa ng Poong May Kapal. Ayan, maraming maraming salamat sa iyo, bro. Ah, kilala mo na kung sino ka, bro. Ayan. Asahan mo, bro. Pag kami naman ang ano, ang guminaginawa, ang kabaitan mong pinakita sa amin, ibabahagi rin namin sa iba. Ayan, dyan sa sponsor natin yan, mga bro. Malaki ang ano natin dyan. Malaki ang utang na loob natin yan. So sabi nila, ang utang na loob daw hindi ano, hindi binabayaran ng pera. So ang tanging paraan lang daw para mabayaran yung ano, yung utang na loob, eh gumawa ka ng kabutihan sa iba. Yung daw. Ah. Ano to? Sa mga ano yun? Napanood ko lang sa mga vlog. Sa Facebook? mga inspirational vlog. Yun. Kaya pagka tayo naman, pag lumaki yung ating channel, ano, maganda-ganda na yung ating kinikita, sa ano, pag nagkaroon na tayo ng mga palaisdaan, yan. Tayo naman yung tutulong sa iba. Tama po. Tutulungan tama natin silang makaangat. Tama. Dahil tayo, tinulungan din nilang makaangat. Yeah. Sabi nga nila, sabay-sabay tayo nga angat. Tama. At huwag makakalimot kung saan ka nang galing. Amen. Doon sa butas na marami. Hindi ko lang. Saan? Sa palaka? Oh bro, grabe talaga ang kapit to. Dami. Ayan o. Hindi tayo na kids ko yan. Daanan. Daanan na ano. Hindi na mo lalo rin yan. Kapit lalo rin yan. Happy birthday sa anak ni Bro Michael na si Kurt Albert Carino. Shoutout sa'yo bro at happy birthday sa'yo. Bro, dami na nating huli. Hindi pa tayo nakakatapos sa isang banatan. Aww. So yan, tapos na tayo sa isang banatan. So may dalawang banatan pa tayo. Pero ititigil ko muna yung video mga bro dahil ano, medyo mahaba na. No? So ipapakita ko sa inyo mamaya kung gaano karami yung ating huli. So yan. So yun, ito na yung ating huling mga ayungin. So yan mga bro, dami. Sa estimate ko mga bro, mga ano to, mga 2 kilo mahigit. So yan, dami oh. Grabe. Yung huli nga lang natin dito sa ating lambat na binili sa presyong sako ay 3 piraso nga lamang. So yan, at yung iba ay huli na natin dun talaga sa ating panting ginagamit. So yan, grabe. Dami mga bro, maraming salamat sa panonood.